Mga 30 taon na si Jesus nang magsimula siya sa kaniyang gawain. Umalis siya sa Jordan na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw, tinukso siya ng Diablo. Di siya kumain sa loob ng panahong iyon. At sinabi ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay." Nasusulat, "Di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos." Dinala siya ng Diablo sa mataas na lugar at saglit na ipinakita ang lahat ng kaharian ng mundo. "Ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan at mga kayamanang ito sa iyo. Naibigay ang lahat ng ito sa akin at mapapasa iyo ito kung sasambahin mo ako." Nasusulat, "Tanging Diyos ang sambahin mo at siya lang ang iyong paglingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Pagkat sinasabi, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan at alalayan ka nang di matisod man lang sa bato ang iyong mga paa." Nasusulat, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ako. Alam niyo naman po siguro kung ano ang awiting ito, lalo na sa mga medyo nakakatanda sa amin, no? So, bakit ko po ito kinanta? Ano ba ang related sa ating pagninilay ngayong linggong ito? Hello sa inyo mga kapatid. Kumusta kayo? At muli tayong nagsama-sama para sa panibagong episode. Siguro naman po ay sinimulan ko po ang ating pagninilay sa awiting ito. Alam naman na po natin yan. Nakinanta ni Miss Heba Eugenio, no? From this is the song from the 70s. No, at alam naman po natin, kahit na ilang millennials ay alam din po ang awiting ito. Dahil po, ang title po ng ating pagninilayan, ang tema po ng ating pagninilayan ay base sa awiting ito. O tukso, layuan mo ako. Ayan. O tukso, layuan mo ako. Ano nga ba talaga yung tukso na meron tayong kani-kanyang mga tuksong dumarating sa buhay natin? Pero bago po ang lahat, basahin muna natin ang Ebanghelyo. Kung ano nga ba talaga ang tukso sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusunod, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Inibigay ko sa iyo lahat ang kapangyarihan ng katakilan ng mga kaharian ito." Bika ng Diablo. "Ipinagkanob ito sa akin at painibigay ko sa kanino
ng mga ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambay mo, magiging iyo lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat. Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At nilala siya ng Diablo sa tuluktok ng templo ng Jerusalem ang sinabi sa kanya. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipinagbibilin niya sa kanyang mga anghel ang ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa pato. Subalit sila kung siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong sumpukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siya pagsugin ng Diyan, sa lahat ng paraan, ito ay umalis at naging tanggihan ng pagkatapos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon sa Diyos. O tukso, layuan mo ako. Yan ang ating pagninilayan ngayong linggong ito. Lahat po ng paraan ng Diablo ay gagawin. Meron nga po akong nabasang tanong sa social media. Bakit po ang ating Panginoong Hesukristo, anak na nga po ng Diyos, itinukso pa ng Diablo? Ang sagot po dyan, ang Diablo po ay walang pinipili. Wala po siyang pinipiling pwedeng tuksohin. Kahit nga po ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay namuhay siya bilang tao. Siyempre, normal sa tao na may tuksong lalapit sa buhay niya. Parang sa buhay natin, lahat po tayo may kalinga niyang tukso sa buhay natin. Alam po ninyo mga kapatid, ang tukso talaga ay hindi talaga masama. Bakit po nasabing hindi masama? Kung ang tukso ay kinagat mo, in-entertain mo ang tukso, yun ang masama. Pero kung ang tukso ay hindi mo in-entertain, hindi mo kinagat, walang masama doon. Kaya mga kapatid, lahat po tayo ay may ganing-ganyang tukso sa buhay. Dahil ang tukso or the temptation is root of all the sins. Ito po ang nagiging ugat sa lahat ng ating mga kasalanan. Kamukha po nito. Isa-isahin po natin ang lahat ng mga tuksong ibinigay ni Kristo. Ang una dito, gawin mong tinapay ang bato. Ngunit sinabi ni Jesus na hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao. Kasi si Kristo, 40 araw nag-aayuno. Hindi siya kumakain. Kumbaga ang pakiramdam ng ating Panginoong Hesukristo, parang gutom na gutom. Kasi, tigas natin sa tao, yung gutom na gutom ka. Alam po natin na ngayon, ngayong panahon ng Kwaresma, sabi nga ni Monsignor Epi kagabi, ang panahon ng Kwaresma ay isang pakikibaka. Kahit sa ibang pare, sinasabi din yan na ang Kwaresma ay isang pakikibaka. Ito nga ay sabi ko nga ay pagsusuri sa ating sarili. Diba? Kaya nung nakaraang Ash Wednesday ay fasting and abstinence. Diyan po papasok ang tukso. Bakit po? Lalo na nung Ash Wednesday, nag-aayuno ka, you skip one meal. Siyempre pag, yes, ang abstinensya, diba? Yung huwag kang kakain ng karne, ayan ang tukso. Papasok ngayon ang matitinding tukso. Alam nyo naman sa panahon ng Kwaresma, diyan papasok ang mga matitinding tukso. Bakit po? Number one, hindi po ba lahat ng Biyernes ng Kwaresma, simula nung nakaraang Biyernes hanggang sa Biyernes Santo, bawal kumain ng karne? Eh paano ko halimbawa? Halimbawa lang. Siyempre, may mga times na hindi natin maiiwasan kumain ng karne. So, exempted po dyan yung mga merong problema sa katawan na kailangan kumain. O yung mga may karamdaman na kailangan kumain ng karne. Kailangan ng karne. So, exempted po yun kasi kailangan ng katawan. Pero kung ikaw naman ay normal at kaya mo namang magsakripisyo, inaasahan ka po na huwag kakain ng karne sa lahat ng Biyernes na ngayong Kwaresma. Ngayon po, ano yung tuksong sinasabi natin? Nandyan si Jollibee, nandyan si McDo, nandyan si Mang Inasal at lahat ng mga fast food. Hindi po ba? Karne. Hindi po ba? Ano ba ang mga sinasabi natin karne? Karne. Manok, baboy, baka, alabaw, o kahit ano pa yan. No? Isda pwede. Eh syempre, di naman lahat ng tao kumakain ng isda.
no? Alam naman po natin na ang karne yun ang masarap sa atin, no? Kaya alam nyo mga kapatid, ayan ang tukso, no? Lalo na sa mga, syempre, hindi maiwasan, favorite nila eh, lalo Chicken Joy, di ba? Sa mga fast food, di ba? Yan ang mga ino-offer po nila. Kaya mga kapatid, alam naman po natin na ang karne ay masarap sa atin, no? Eh, syempre, halimbawa, nagkayayaan kayong kumain. O halimbawa nito, uy, malapit na ang aming sahod. Sana naman kaya kami kakain. Eh, saktong-sakto ang kinsenas eh, Biyernes. Tapos nagkayayaan, tara punta tayo McDo. Tara punta tayo KFC. Patay tayo dyan. Andyan ang tukso. Pwede naman na, ano eh, kumain. Kaso, iwasan yung kanin ng hindi ka mag-order. Eh, paano nga kung halimbawa, eh, alam mo na, alam mo na, eh, spaghetti, may halo din karne yun. Alam, literatize ng ganun. O, diba? Pwede naman. Pero nasa sa iyo na yon. Nasa sa iyo na yon kung iiwasan mo ang tukso. It's up to you. Yes. Alam naman natin ang karne nga ay masarap sa atin. No? Kaya mga kapatid, tandaan po natin, pag hindi ka raw tinukso ng Diablo, matakot ka. No? Ibig sabihin, hanggat nabubuhay ka pa sa mundong ibabaw, tutuksuhin at tutuksuhin ka hanggang sa iyong huling hininga. No? Ito pang halimbawa, the temptation of power. Hindi ba't pinakita ng Diablo kay Jesus na ang sinasabi ay, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariyang ito. Ipinagkaloob ito sa akin at ibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyon lahat ito. Temptation of power. Napaka-estupido naman na Satanas. Paano napasa kanya yon at paano niya ipagkakaloob sa kani-kanino? Hindi po ba? Temptation of power. Pwedeng mapasakan niya yun eh. Kumbaga, halimbawa, kung napasakan niya yung mga kapangyarihan, kadakilaan, hindi na kailangan maghirap ni Jesus. Hindi na pagdadaanan ni Jesus na ang ipako siya sa krus. Sa halip siya ay pagsisilbihan. Siya yung kumbaga para siyang hari. Pero tinanggihan ni Jesus yun. Alang-alang sa kanyang misyon, sa kanyang ama. Halimbawa, sa gobyerno, panahon ng eleksyon, nangangampan niya. Bakit ka nangangampan niya? Para makuha mo ang kapangyarihan. Yes! Kaya ka nangangampan niya, syempre, nanliligaw ka. Dahil nililigawan mo ang boto nila. Dahil kapag nakuha mo ang boto nila, ikaw ay meron ng kapangyarihan. At nalo na. Nakwento lang ni Mons Epi. Merong kandidatong tumakbo last time. Nung nahalal na yung isa, ano sasabihin sa'yo, eh, binigyan na kita. So, ibig sabihin, nakaluklok ka na sa kapangyarihan, ikaw ay nakalimot ka na. Kaya, ibig sabihin, parang mas lumubog ka pa sa iyong sariling kapangyarihan, nagpalubog ka sa iyong kinatatayuan at sa iyong katanyagan. Marami sa gobyerno ganyan. Tama nga si Vice President Lenny Robredo, karamihan sa mga kandidato dishonest. Eh, ba't pa tayo boboto ng dishonest? Ba't pa tayo boboto ng magnanakaw? Hindi po ba? Wala naman ako pinatutukuyan, pero... Sa campaign lang magaling. Yes, sa campaign lang magaling. Maganahalan na, alaan, asa na yung pangako. Para kanta lang nila ni Miss Alucha, nasaan ang pangako mo? Hindi po ba? Yan ay the temptation of power. Nagpalubog sila sa kapangyarihan meron sila. O kahit sa isang institusyon, nagkaroon ka ng posisyon. Halimbawa, sa kumpanya nyo, na punta ka lang sa magandang posisyon, nakala mo kung sino ka na. Nagpalubog ka. Mayabang ka na. Yes. Matasang pride. Yes. Nagpalubog ka sa iyong kapangyarihang tinataglay. Alagi ko pananaw dyan. O sige, maganda titulo mo. Pero ang tanong, yung mga titulo mo na magbayan ay madadala mo sa kabilang buhay. Malaking sampal sa kanila. Tama. No? Madadala mo ba yan sa kabilang buhay? At ang pangatlong tukso, dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo na Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat at pinagbihilid niya sa kanyang mga angel ay ingatan ka at alalayan kanila upang hindi ka matisod sa mali. Ibig sabihin, sinusubukan mo ang
Diyos sa pagkakataon. Talagang angkat gusto ni Satanas ang kaming kaya mismo ito pwedeng kanta ng ating Panginoong Jesucristo o tukso layuan mo ako. Hindi po ba sa kantang ay sa awitin o sa dasal na Ama namin at huwag mo kami ipahinulot sa tukso at iadyang kami sa lahat na masamatan. Ang tukso mo ay nagiligan na kasalanan. Kaya mga kapatid, sigabi natin kayo mga ang tukso ay ating iwasan. Hindi natin ang iwasan ng Diyos sa kanyang gabay. Upang ang mga tukso na darating pa sa buhay natin ay yung Kwaresma ay ating mamaninabay. Ito ay dapat na ating iwasan hanggat manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat at nagkaroon po kami ng ganitong pagkakataon upang surihin ang aming sarili. Nawa po, kagaya ng iyong anak na napaglabanan ng tukso, kami rin pong mga tao ay turuan niyo po kami gabayan at alalayan upang labanan din ang mga tuksong dumarating sa aming buhay upang kami ay hindi magkasala. Amen. Halina bayan ng Diyos, magnilay tayo.